Hello mga kaina, mga kaama. Kumusta na kayo? Ang pag-uusapan naman natin ngayon, kung pinag-usapan natin kanina, ay kung ilang klase ito. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin kung paano ito kikita at paano din ito rinirepack. Okay? Mga kaina, mga kaama. So, ang presyo nitong ito, itong white. Teka, urong ko lang para makita nyo. Yan. Okay, yan. Ang presyo nitong white, ito, sa itong white sugar, sa isang sako ay $2,650 ang isang sako nitong white sa ngayon. Pero minsan, lalo na last year, mga December, mga November, nasa ano lang to, $2,350. Basta gumagalaw to, tumataas, bumababa. Yung puti. Ha? Pwede $2,650 siya ngayon. January, ano na bang date ngayon? January 15? 14? Kalimutan mo. Basta $2,650. Ipapakita ko sa inyo yung resibo ko para may ebidensya. Okay? So, ito siya. White sugar. 2,650. Yan. Okay? So, $2,650 ang isang sako nito. Hindi na ako nagpadala dito ng isang sako kasi marami na naman akong tambak nitong sako. Nagdala lang ako dito ng balot-balot. So, kung $2,650 ang kuha ko, nire-rip ako naman siya, guys, mga kaina, ng ganito, kalahate, at saka 1/4. Yan. Ang benta ko nito, mga guys, itong kalahating kilo ay bali 32. 32 ang kalahating kilo. Ito namang 1/4 ay 16. Oh, 16, 32. So, kung 16 ito tapos sa 32 ang kalahati, ang benta ko sa isang kilo ay 64. Okay? 64 ang isang kilo. Pagkatapos, syempre, titingnan natin kung magkano yung tutubuin natin sa isang sako. Dito sa puti. Okay? Bali, 64 times. Ang laman pala sa isang sako, mga kaina, mga guys, ano? Hindi naman talaga saktong 50. Minsan, nag-ano yan ng 49. Mga babae, ang ewan ko, basta minsan siguro sa yung tusok-tusok, minsan kasi tinutusukan yan, tinitingnan kung anong klase ng asukal or ano ba siya, magandang klase ba, tinutusukan niya, kaya siguro naging 49. So 49 na lang natin para sure tayo sa dun sa ano. 64 times 49, bali papatak siya ng 3,136. Okay? Tapos, ibabawas natin yung 2,650 na puhunan ko. 2,650. Meron akong 4,086 sa isang sako na tubo. Pagkatapos, tingnan natin kung magkano per kilo ang tubo natin, ha? Divided by 49. Sa isang kilo, ang tubo ko sa kanya, sa puti, ay 9.9. Yan. Okay? Times 49. 485 talaga ang tubo ko sa isang sako. Bali, may 9 ako na tubo sa isang kilo na puting asukal. Okay? Mga kaina, mga kaama, nakuha na. Okay, pagkatapos,
dito naman tayo sa wash. Kasi puti tayo kanina, ngayon sa wash naman tayo. Itong wash, ang kuha ko nito ay 2,150 sa isang sako. Sa ngayon, kasi nga tumataas to, minsan naglalaro lang itong 1,850, 1,950. Ngayon, January 2022, sobrang taas talaga. Kahit nga harina, diba, tumaas din, sobrang taas. So ito, tumaas na naman to. Ito, pakitaan ko rin kayo ng resibo para maniwala kayong tumaas talaga siya. Okay, wash, wash, wash. Okay. Ito. Okay. Ito yung resibo ko sa wash. Hindi ko siya maano. 2,150. Okay. Kita nyo, mga kaina. 2,150 sa isang sako. Tapos, binabalot ko siyang ganito kalahati at saka 1/4. Okay? 1/4 at kalahati. Pagkatapos, ang benta ko sa kanya sa 1/4 ay 14. 14 sa 1/4, tapos yung kalahati naman ay 28. Okay? Pagkatapos, kung 28 naman ang kalahati, ang benta ko sa isang kilo ay 56. So, 56 1 kilo, kalahati 28, 14 ang 1/4. Sa ngayon, kasi bumababa, tumataas to. Kung tumaas, tumataas din kami. Pero kung bumaba, bumababa din kami. Dati nga, 10 lang benta namin dito. Eh, kasi ito 20. Ngayon, sobrang taas talaga. So, ang isang sako ko ako, diba, 2,150. Okay. 49 lang din to inaano ko, guys. Ang laman sa isang sako, ang sabi 50. Pero, palagi yan, kulang talaga. Hindi naman sakto. So, 49. So, 56, mati ka, 2,150 ang kuha ko sa isang sako, divided by 49. Ay, wait, ano ko na lang ng 56, para ibawas na lang natin. 56 times 49 equals, papatak siya ng, yan, 2,744. Tama? Ibawas natin yung 2,150. Meron akong 594 sa isang sako dito sa wash. Divided by natin siya 49 para malaman din natin kung magkano ang tubo ko sa isang kilo. Divided by 49 equals may tubo akong 12 sa isang kilo ng wash. Kung dito sa white, may 9 ako sa isang kilo. Pagkatapos, dito naman sa puti, o sa wash, ay dito sa white, may tubo akong 9. Dito sa wash, may tubo akong 12. Okay, dapat para linista ko kanina yung tinubo ko para i-total natin lahat. Para malaman natin kung magkano ang tutubuin natin sa lahat dito. Okay. Teka lang ha, ililista ko. 12 times 49 equals 593. Asaan na yung ballpen ko? Ang wash ay tubo ko ay 593 sa isang sako. 593. Ang white naman. Dapat tinitingnan nyo guys yung tubo nyo para malaman nyo. Kasi marami pa kayong expenses na pag nagpa-deliver kayo ng ganito or pag kumukuha kayo nito sa ano, divisorya, kung saan kayo kumukuha. Maraming expenses mga guys. Kailangan, nagtitinda kayo, titingnan nyo yung tubo ninyo kung tumutubo talaga kayo. Hindi naman sobra, pero kailangan titingnan nyo lahat ng mga expenses ninyo para hindi kayo malugi. Okay? So, ano na nga ba? Kukunin ko muna yung tubo ko sa buong sako ng white para may total ko mamaya. So, yung puti, ang benta ko sa puti ay 64 times 49 equals
3136 minus 2650 equals 486. Ang tubo ko sa isang sako ng white is 486. Okay? Okay. Yung puti, may tubo akong 9 sa isang kilo. Sa isang sako ay meron akong 486. Tapos, itong wash, may tubo akong 12. Sa isang sako, may tubo akong 593. So, dito naman tayo. Okay na yun. Huwag nyo na yung dalawang ano, klase. Tapos, dito naman guys, sa ano, light brown at saka sa golden, iisa to ng price. To. Okay? Same price to siya. Ito ang price niya. Golden. Okay, yan. Para makita nyo, baka sabihin nyo, sinasabi ko lang, ganito kuha ko. Pero yun talaga kuha ko, tumaas talaga ngayon. Sabihin ko naman sa inyo ang totoo. Yan. Okay, nakita nyo na guys. Ang golden at saka ang brown, ang kuha ko ay 2150. Kaparehas nitong wash. Same lang sila ng price. Ito, ito, at saka ito. Okay? Tapos guys, ang benta ko naman sa golden, ito, at saka ito, same lang sila dito sa wash. Kasi same price sila, diba, sa sako. So, ibibenta ko rin sila, binibenta ko rin sila ng parehas din dito sa wash, itong tatlo na to, ito. Same price lang sila. Parehas silang 28 ang kalahati. Tapos, syempre, sa one port, parehas din silang tatlo. Ito. Ito siya. Parehas silang tatlo ng presyo. 14. So, kung itong ano, brown, itong brown, benta ko ay 14 ang one port. 28 ang kalahati. So, syempre, parehas lang din siya sa wash. 49 mo lang din siya ito, yeah, ano, ita times. Kasi hindi talaga yan tumutugma sa kilo niyang 50. Mag 49 ka talaga. So, 56 times 49 equals 2744. Okay? Ito yan. Ito. Ibawas natin yung kuhunan na 2150. Isang sako, yan yung puhunan mo. Minus 2150 equals 594 ulit. Parehas sa wash. 594. So, bali, ang tubo mo sa isang kilo divided by 49 equals may tubo ka ulit na 12 sa isang kilo ng brown. Okay, may tubo ka ulit dito na 593. Ayaw na gumana yung aking ballpen na sumusuko na. Gusto na niyang magpahinga. Tapos, ganun din dito guys. To. Sa golden brown. Yan, same din, di ba? Sabi ko sa inyo, same to. 14 at saka 28. So, ganun din. Huwag na natin i-ano. I-ano ko na lang ulit dito na 5. Bali, tatlo to siya. At tubo ko, 593. Ah, 593. Ito. Ito at saka ito parehas. Pagkatapos, dito naman tayo. Meron din itong 1/4 case. Ito lang ang wala akong 1/4, itong negro. Ang kuha ko nitong negro ay 2550. Old stock ko pa to. Stock ko pa to nung ano, nung New Year. So, malamang ngayon, first
second week pala tayo ngayon ng January, malamang ito sobrang taas na din. Hindi ko lang alam kung magkano siya ngayon. So, hindi ko pa naman siya tinataas kasi hindi pa naman ako kumukuha. Last ano na to eh. Last stock na to eh. Ang kuha ko nito guys is 2,550. Ito sa isang sako. Laman din, 49. So, binibenta ko to guys kagaya ng price ng white. Ito. Kasi hindi naman sila nalalayo. So, para hindi ako malito or maguluhan sa pricing, pinarehas ko na lang tong dalawang to. Itong negro at saka tong white, parehas ng price. Tapos, itong golden, yung brown, yung wash, parehas ng price. So, kung ito, ang benta ko sa kanya is 16 ang 1/4. Tapos, 32 ang isang ang kalahating kilo, 64 ang isang kilo, 64 times 64 times 49, bali papatak din siya guys ng 3,136. Ibawas natin yung 2,550 kong puhunan. 2,550 equals meron akong 586 sa isang sako sa negro. Wala akong 1/4 nito kasi mahirap kasi to ripakin guys ng 1/4 na sa mas maliit na plastic kasi napakalapot nito sa lahat ng asukal guys. Ito ang pinakamahirap i-ripak kasi nagbabasa, naglalagkit, tapos ang lagkit-lagkit sa kamay. Kaya pangit siya i-ripak sa ganito kaliit na plastic. Okay guys. Magkano nga ba yun? 586? Ang tubo ko sa negro is 586. Okay. Ayan. Hindi na talaga gumagana yung ballpen ko guys. Namumulubi na ako. Wala na akong ballpen. Tapos, i-divide-divide natin kung magkano ang tubo ko dito per kilo. Kasi sa isang sako, meron akong 586, di ba? Divide-divide natin siya sa 49 equals, meron akong tubong 11 sa isang, sa isang kilo. Okay, mga guys. Nakuha na. Bali, pag ito, kukumplituhin nyo ito lahat-lahat. Ito. Sa limang klase na to. So, kung mapapaubos nyo to lahat, kasi tag-iisang sako ito eh. Yan. So, kung itotal mo na ngayon yung tubo mo dito sa lima na to, bali, total natin yung tubo ko sa negro na 586 plus yung tubo ko sa dark golden, dito sa golden na 593 plus 593, tapos yung tubo ko sa brown na 593 ulit, tapos yung tubo ko ulit sa wash na 593 ulit. Plus, yung tubo ko doon sa white na 486. Bali, lahat guys, yung tubo ko sa lahat ng klase ng ito, itong limang klase ng asukal na to, ay ito. 2,851. Tama ba? 2,851. 2,851 sa buong ano na to, isang sako nito, isang sako nito, isang sako nito, isang sako nito, at saka ito, itong puti. Okay mga guys, nakuha nyo? Basta pag pinagsama-sama nyo, malaking halaga na din. Diba mga kaina, mga kaama, sana may natutunan kayo. Ginamitan ko pala to guys ng ano,
Yung iba, gumagamit ng yung may tapak na Victoria sa plastic, gagamitan lang ng sealer, yung may pang ganyan. Eh, medyo, ano pa yun guys, eh, hassle pa eh. Mabilisan lang, ganito na lang ang ginawa namin. Pwede din kayong gumamit ng ganun. Pero ito, pwede nyo rin kuhanan to ng pattern ng ganito. Pwede din tong ganito. Mabilis naman to sa amin. Ginamitan namin siya guys, yung half kilo ng plastic na ganito, itong patok. Ayan. Number 2. Ito ha, may number 2 siya. Ayan. Nakalagay siya, hindi ito ang number niya. Ito ang number niya, number 2. Ito yung pang half kilo. Okay? Tapos, pwede kayong gumawa ng 1 kilo kaso lang masyadong malaki. Kaya half-half lang ba gawin nyo. Tsaka madali kasi mabutas. Pero maganda din naman to kasi nauunat naman tong plastic na to. Okay, number 2. Ito yung pang kalahating kilo. Ito naman, itong para sa ganito, sa 1/4, ginamitan ko siya ng number 1 na patok. Ito. Mabibili mo pala to guys, ito 25. 100 din yung laman. 25 pesos. Ito naman, mabibili mo to ng 20. 100 din ang laman. Number 1 ito ha. Itong pang 1/4. Yan. So, guys, ayan. Meron na naman kayong idagdag. At pwede nyong idagdag dyan sa mga tindahan ninyo. Or kung sino yung mga gustong magbukas ng tindahan. Sana nakakuha kayo ng idea. Sana may natutunan kayo sa mga shinare ko sa inyo. At sana subscribe nyo ako para maraming pa ako i-share sa inyo na pinagkakitaan ko na pwede nyo ring pagkakitaan. Okay, mga kaina, mga kama, maraming salamat. Magnegosyo tayo para kahit papano meron tayong kita at may naitatabi, diba? Diba rin ang 5-5? 10-10, 20-20. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang kita. Salamat!